Ayan. Kunin ko muna yung ating paksiw dito sa aking refrigerator na hanging refrigerator. My hanging refrigerator is now ready for eating na des. Wait ha, wait lang, wait. Sandali lang. Sandali lang talaga, day. Kulang ako ng kanin kasi nagluto na ako ng kanin kanina. Bago ako matulog. Kunting kanin lang. And then, yung aking refrigerator die. Yung aking hanging refrigerator. Ay nandito. Divalish. Tadalang, tadalang. Meron ba kayong ganyan? Wala. Okay. Wala kayong hanging refrigerator. Meron ba kayong ganito? Wala. So, yung niluluto kong, ano, ayan, niluluto kong fish hapon, kagabi. At yung aking paksiw dito. Perfect. So mag-review muna tayo, no? Bakit lagyan ito ng dahon, ha? Lagyan siya ng dahon kasi para hindi pasukin ng mga maliliit na langaw. Okay? Okay. So pag open mo, okay ka ba dyan? Perfect ka dyan. Kuha tayo ng isa. Isa lang. Kasi, ay meron pa ditong okra. Kailangan kunin ko tong okra na to kasi pag hindi ko to kunin, ay mapapanis. So, i-ano ko dyan. Kuha ko ng isa lang. Isa lang kasi iinitin ko pa to mamaya para hindi siya mapapanis. Kasi yung niluto kasi ng kapatid ko. Kasi nakapunta na dito yung kapatid kong babae galing sa Hong Kong. Wala, napanis dahi. Kasi hindi siya marunong magluto ng palayok pa more. Mm-mm. Ako talagang sanay na ako magluto ng palayok. So, ibabalik natin dito, Dai, kasi baka dumating si Buka, hindi ko matatansya ang pagdating ni Buka. At pagdating niya, ay kakainin niya. Okay, let's do it pa more. Kain na tayo. Let's eat. So once again, ito yung aking niluto bago ako natulog. Nagpakulo ako ng okra. Okra. Okra to dai. Kasi binilhan ako ni Boss Stephen ng daming okra. At beans, string beans. Plus itong ginawa kong sausawa na coco aminos with calamansi pampaasim. Pampaasim pala, hindi pampaalat. Sorry. And konting kanin lang, ganito lang, half lang to na ano, half cup na kanin. Half cup na kanin, bayuta ka! Oo, at saka mamaya, binigyan ako ni Mador. Nakaharvest si Mador ng native pinya doon, malapit sa bahay ni Nonoy Toroy. At ito yung isa snacks ko later on. Matamis to na pinya na to, matamis na meron siyang asim na masarap siya i-tuslo dito. Itutuslo ko din ditong pinya, day, mamaya, day. Kasi hindi ko to maubos. Let's eat. Agaray. Let's eat na mga bayot. Wait lang. Yan. Kung wala pa kayong kanin, ay ito, Ara. Kung wala kayong makain dyan, kuha kayo ng makain ninyo.
para sabay-sabay nating sabihin, thank you, Lord, sa mga blessing. Yung aking ano, aking suklay. Dinaladala ko yung aking suklay, dai. Kain tayo. Amen. Harap. Meron siyang konting kick. Kasi nilagyan ko siya ng sili. Kain tayo. String beans. Mamaya, ito pa rin yung ulam ko mamaya. Sa kabila, kaila kay Mother, ang ulam nila ay kumba, baboy. Kasi para meron din silang ano, makain sila ng baboy. Kaya sa mga nagsasabi na ang tagal-tagal mo nang nag-vlog bayot, ngayon pa rin yung mga kinakain mo. Okay lang yan, ay. Una-una, ito lang naman din ang ma-afford ko. Pangalawa, healthy naman to. Healthy to sa ating katawan. Kasi ang ating katawang lupa ay nangailangan ng gulay, no? Kaya lakas ng hangin. Yung iba kasi, gusto nila na ang kakainin ko, same yung kinakain ng ibang nagkumakain. Yung mga kinakain ng iba is ano, yung mga lamang loob ng baboy, yung mga paris, no? Yung mga putok-batok, yung gusto niya ipakain sa akin, dahil ayaw kong kumain ng ganun. Siguro pag nga, sabi ko na kung kakain ako ng baboy ay kakain ako ng baboy, pero yung ako yung mag-alaga o yung kita ko ba yung pinapakain, gusto ko ang ipapakain sa baboy na kakainin ko ay plant-based.
Kasi, iba talaga kung may sakit ka. Kailangan, yung mga kinakain mo ay piling-pili. Kaya, pagpasensya niyo na ako ha, na ito lang ang ma-afford ko. Kaya, yung kinakain kong gulay ngayon ay sa totoo lang, binibili pa namin to. Kasi, harap, walang tanim si Nonoy Turoy dito na gulay. May taniman siyang gulay pero hindi organized. Yung kahit saan lang itanim ba dito dan kaya ngayon na andito na ako, kailangan i-organize ko yung pagtatanim ng gulay. Maglalaan ako ng lupa para doon itanim yung mga gulay na kinakailangan everyday. Para hindi na kami bibili. Kasi itong lahat ng gulay na to, binibili to namin lahat sa bayan. Hintay lang tayo. Wag lang natin madaliin ang buhay natin. Kung kaya natin, ay gagawin natin. Huwag natin iabuso din ang ating katawan kasi mahirap. Ating nanyo, inaabuso ko yung katawan ko dati. Anong nangyari sa akin? Nagiging anak ng araw. Kapatid ko si Bungag Singot. Ma'am, do you get my point? My point of view? Kaya, siguro mga after 6 months, meron na akong sariling gulayan. Kasi, yun nga, sa tulong ni Boss Stephen, mabait na bata yun. Maasahan. At talagang masipag. Kaya sabi ko sa kanya na magsipag ka lang dong. Mag-aral kang mabuti ng Korean language. At chak, ang lakas ng hangin, bayuta ka. Magsipag ka lang mag-aral ng Korean language. After 2 years, pag pumasa ka sa exam, chak, Korea ang pupuntahan mo. Malaki kasing sahod sa Korea eh. Isauli ko na to kasi dumadapo na naman ang maliliit na langaw. Sabi ko kay Boss Stephen na kailangan mo to. Ini-encourage ko siya na mag-aral ng Korean language. Sabi ko, kailangan mong mag-aral ng Korean language kasi sa Korea, mas malaki yung sahod at marami kang mapupundar para sa anak mong si Tia. Tia. Ginagawa kong bakla si yung anak ni ginagawa kong bakla si Tio. Marami kang mai-provide sa anak mo at sa asawa mo. Makabili ka pa ng mga property. Kaya, sa ngayon, kailangan mo talaga munang magtiis. Kailangan mo magtiyaga. Kasi,
Yung ibinigay ko sa yung sahod, hindi naman sapat yan para tutustusan hanggang ang pangangailangan ng anak mo. Take note, ang anak mo ay talagang lalaki at lalaki yan. At habang ang bata lumalaki, ay nagkamahal din ang ano, ang kailangan. Na, ah, di ba? Gusto niyo? Aking refrigerator, meron ba kayo nito? Meron ba kayo nito? Wala. So ayan, isang at ko na dito kasi ano to, hanging refrigerator dai. Isang at mo na bayot. Isang at na des. Isang at pa more. Alam niyo ano yung isang at? Isabit. So yon. So sinabihan ko siya na magtiyaga ka lang. At chak agay to ara. At chak. May papupuntahan kang South Korea. No, di ba? At nakikinig naman siya sa akin at yun nga habang excuse me po. Habang nagtatrabaho siya dito ay mag-aral siya dai ng Korean language na des. Mag-memorize siya para pumasya siya sa exam pa more. At yun lang naman ang kinakailangan ng South Korean. No more, no less. Kailangan mo lang magtiyaga na mag-aral sa kanilang language. And then, kung may exam, ay magtitake ka. Kasi, bata pa naman si Stephen. Stephen is only 22. Magto-23 pa siya. So, ganon. Marami pa siyang mararating sa buhay niya. At take note ngayon, ang South Korea ay 10 years na. 10 years na ang kontrata dun. Kaya iwan ko lang yung kapatid ko na yun, if uuwi pa ba yun? Kasi masipag din naman yung kapatid ko. And meron siyang dalawang anak na sinusuportaan. At yung dalawang anak niya nag-aaral pa sa private school. So, kailangan niyang duplikayod. Duplikayod talaga siya or else kung meron pang kasasamahan pa niya ng kayod at saka kayod. Kayod. Wait. Wait, ano muna ako? Baho. Wait pa more ha, wait. Wait lang. Mamaya na ako mag-ano. Ganon ang buhay daw ay diskarte ang kailangan. Madiskarte ka lang. Ay tsak. May patutunguhan ka. Aa, di ba laisyo? Pagkalaisyo